na niya. Cowboy, dito naman tayo sa panibago na naman ating video na gagawin. Ang vlog na ito ay titled Fire Alarm with Push Button and Installation. Ito mga cowboy, tuturo ko sa inyo kung paano natin install ang dalawang push button controlled one alarm bell. So, ito, papakita ko muna kung ano itong mga gagamitin nating ano ngayon, mga materiales. Ito yung tools natin, mga gamit. Ito yung ating materiales. So, pakita ko muna. Ito yung ating alarm bell, no? Meron tayong 6 amperes, 0.6, no? Tapos to 20 volts. Pwede siya sa to 20. Dalawa tayong push button alarm. Ito yung push button natin na meron tayong receipt dito. Kapag pinindot mo yan, iganitoin mo lang para babalik siya. Ito yung kanyang terminal, no? Yung nakikita nyo. Yung L detector circuit, yung ating C is circuit common wire, telephone wire yung T, and E is decaying lamp. So ito yung ating positive or line. Dito tayo kukuha at saka dito sa C, ito yung common. Ito yung pahabol lang na is para maglagay ka ng indicator lamp. Yung pag tunog nito, yung meron magaganong ilaw, doon natin ilalagay dito. Ito hindi mo na gagamitin to kasi pang telephone lang to eh. So ito naman yung ating alarm bell, kailangan lang nating i-ano doon. Ito yung ano niya, buksan lang natin to. Gamit itong ating, kung wala tayong hex bolt, ito na lang yung adjustable. Ganun. Yan, tinanggal natin. Para makita yung laman, yan. Ito i-cover niya, weatherproofing pala siya, no? Yan o, naka-weatherproofing. Ito yung pagting niya, para doon tutunog siya. Parang ito yung, mag-ano sa kanyang ingay, bang 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 bang, ganun. So mga cowboy, install na natin to. Kuha muna tayo ng steel tip, then susukatin natin para makuha natin yung saan siya ilalagay. Yun, tara. Dito natin ilalagay yung ating ano mga cowboy, no? Dito yung push button. Dito yung isa. Tapos dito yung kanyang bell. Yan, meron tayong sukat na dyan, nakikita nyo yan. Ang standard ng bell ay 8 feet from ground. So, sinukat natin yan, 8 feet yan. Tapos dito naman yung isang push button alarm. Dito. So, dito, tsaka doon, tsaka dito yung bell. So, dalawang push button, doon, dyan, at bell. Sa gitna yung bell. Dito, apartment pala ito mga cowboy, mayroong 4 na unit. So, mga cowboy, dito natin tatapon yung wire niya. Makikita nyo mamaya, punta doon. Makikita nyo. Kapakita ko rin yung diagram nun. Tara. Ito yung diagram, mga kaboy, no? Dahil hindi na tayo gagamit ng FAC panel mga kaboy, yung tinatawag na fire alarm conventional panel, dito na tayo sa parang ano lang na diagram, yung single diagram. So meron dito yung bell, no? Dito yung bell. Ah, dito yung push button. Dito yung bell sa gitna, sa taas, tapos dito naman yung push button. Ngayon mga kaboy, dito yung source. Ito yung source 220 volts. Ayan, ang diagram niya mga cowboy. Palimbawa, ito yung ating line 2. Yung line 2 niya mga cowboy, papunta na agad yan sa bell. Yan, ito yung ating bell. Push button, push button. So ngayon, yung ating ano, yung ating line 1, ipapunta na ngayon yan sa ating isang push button. So ngayon, kailangan mag-supply ito ng push button. So, ganito ang gagawin natin mga cowboy. Yung push button niya, ipupunta natin dito. So, meron na mga cowboy. So, ngayon ang gagawin lang natin, yung kanyang positive at negative dito, i-jumper tayo. Positive to positive. Tapos, negative to negative. Parang three-way lang mga cowboy, no? Parang three-way lang. To controller control one bulb, ganun, parang ganun lang. So one bell, two switch o two push button. So ganun lang yung diagram niya. So tatrabahuin na natin ngayon doon para umpisa na natin, tara.
So ngayon, testing muna natin yung bell kung gumagana ba talaga. Bago natin install doon para hindi tayo magano final na talaga. Hindi na, baka pagdating doon eh, pag-install doon, hindi numandar yan. Kaya testing muna natin. Meron tayo ditong plug, mill plug at saka conductor. Splice natin yan. Tapos i-ano natin doon. Tapos i-testing din natin to. Tara. Yan, tinip natin para make sure na kahit testing lang, safety pa rin tayo. Ito. Testing natin mga cowboy. Yan, gumagana. Ayos. So, pwede na natin install kasi gumagana. Pero testing muna natin na gamit yung push button. Tingnan natin. Yan mga cowboy, titestingin natin mga cowboy. Yun na, naka-plug na siya. Ganito lang yun mga cowboy. Oh. Hawak ka lang dito para safety. Tapos, push mo lang ganyan. Tingnan mo. Yan, umiilaw siya. Yan. Pagka i-off mo naman yan, pindutin mo lang dito. Yan, spring yan to. Yan. Tuturo ko yung diagram na connection yan dyan. Tingnan natin, tanggalin muna natin. So, ito lang yan mga cowboy. Yung kanyang buhay, yung line 1, pumunta tayo sa switch, andito sa, ayan o, line plus. Ito, galing sa yung kulay brown, no? Punta yan sa mill plug. Tapos yung kanyang line to, ipapunta ng bell. Tapos yung bell, papunta ng C negative. Kahit walang polarity naman ito mga cowboy, non-polar itong ano eh. Yung alternating current. So kahit baliktarin mo to, kahit itong brown ay nasa common at ito na mga ating bell ay nasa positive, okay lang yan. Ito. Under pa rin ang under yan kasi non-polar tayo o walang polarity dito sa ating AC, alternating current. So, testing pa natin dalawa, saka na pag final na. Final natin mga kaboy. I-click to, i-click din yan. Ayos na yon. Tara. Yo, what's up mga kaboy? So ngayon ay pangalawang araw na. Yan, nagladlad na tayo ng ating Royal Cord na wire. Pero yung Royal Cord na wire mga kaboy, ang sukat ito ay 18 over 3. So mga kaboy, mag-ano tayo, lagay tayo ng junction box. Kasi doon, meron tayong junction box lagay. Dito wala na rin doon. Para dito lang yung isang splicing niya. Para mas malinis, para isang wire na lang mapunta doon. Imbis na dalawa, so yung isa na lang. Kasi ito na i-splice natin. Doon kasi galing yung buhay. Yan. So, muulang ngayon mga cowboy. So, install na natin. Gamitan tayo ng torx screw, no? Tapos, kapag number 6 yung torx, gagamit tayo ng 6mm na 12 bits masonry. Yan. Tara, butasin natin. Pero markingan na natin to doon sa wall. Okay, meron na tayong abang para sa isang push button dito. Tapos yung isang wire na ito. Yan, papunta naman nan sa pangalawang push button doon. So, meron na tayong bell yung nauna, no? So, dalawang push button yung ladan natin. Saka, huli yung ating line side. Huli yun, yung kanyang line. Para mabuhay natin yung ating fire alarm. So, tara! Ayan, ready na mga cowboy. Yung dalawa nating push button. Yan yung una, no? Ito yung bell, ito yung pangalawang push button. So ano kaya yung maganda na gamitin para sa ating push button mga cowboy? Ito kaya yung junction box. Kung ganyan siya, may makikita sa gilid. O ito na lang yung pull box na may 4x4 na sukat. Hindi naman makikita yan kasi tatakpan natin ng ganyan yan. Butasan lang natin yan. Siya lang yung makikita. Kaya lang, makikita yung dito, konti.
Pero mas mabuti ito, no, kisa dito. So ito lang gagamitin natin, mga cowboy. So tara. Ayan mga cowboy, na-tap ko na yung isa, ating push button, no. Meron na din tayong home run o yung ating source. Papunta yan dun. Tapon yan dyan. Yan o. Papunta dito. So before natin siya ilagay sa breaker, dito, sa load side, sasama na lang natin siya sa motor, no. Kasi means, yung motor pinapandar lang kapag ano na yung ubos na yung tangke. So mga kapoy, meron tayong isang kulang ito. Yan, kulang ito mga kapoy. Kaya hindi ko matinip ko lang muna yung gagamitin natin, no, yung black lang at saka yung red. Wala pa yung white, kundim lang yun. Nagay lang natin yung red sa positive or line, or kaning black is negative and C, common. Pag meron na dyan. Yan, yan na lang yung kulang. Tapos stop natin yan ngayon at splice natin yung sa junction box. Tapos takpan natin bago natin i-energize doon. O tara, tap natin yan mga cowboy. So ito, tap natin to. Itong wire na to, no. Itong white, lahat ng white hindi natin gagamitin. Spare lang yan. Itong black and red, no. Black and red, galing dyan sa push button. Yung ginamit natin, yung black, ilagay natin to sa common doon sa negative. Ito yung positive. Yung red, lagay natin sa line doon sa ating push button. So ngayon, i-splice natin yan dito. Ganito yung splicing yan mga cowboy. Tap ko muna bago natin i-discuss. Ha? So yan, nakikita nyo, tatlong splicing lang yung nandito, no. Papakita ko sa diagram dito sa baba ang splicing na ginawa ko. Ito mga cowboy, itong wire na to, igaling natin yan sa line side, sa source yan. Ito yung source. So yung nangyari na, yung pula ng wire ng source, lahat pala ng puti noon, yan o, spare lang. Yung pula ng line 1, palagay natin yung pula is line 1. Yung line 1 ipapunta sa push button bell. Tapos papunta rin ang push button bell dun. So dalawang push button bell, mayroong line 1. Yung line 2, papunta sa ating bell. Ito yung line 2, yung itim. Punta sa ating bell. Kahit yung bell, ito yung bell, no, yung sa baba, no, ito yung wire, punta yan sa bell. Ito na sa baba, ito. Kahit yung line to niya, ilagay mo sa pula or sa itim niya, walang problema. Walang polarity yan, non-polar po yung ating alternating current. So meron na tayong line to, nasa bell, yung line 1, nasa push button. Ngayon naman, yung ating bell, lahat inandun sa common ng negative ng push button. Tag-isa sila. Kung nakikita nyo sa ating diagram dyan sa ating monitor, sa ating screen o LCD sa cellphone nyo, sa monitor ng laptop nyo at sa computer nyo, sa mga pinapanood nyo dyan, yan yung ano natin, diagram ng aking tinatrabaho dito. So tatlong splicing lang. Line 2 napunta sa ating bell, line 1 is napunta sa ating push button, dalawang push button at saka yung push button negative common napunta sa ating bell. Ganun lang. So tipping na tayo mga cowboy. Tsaka takpan na natin yung box para malinis na siya tignan. So tara. Ayan, tapos na tayo sa tipping. Lagay natin yung takip. Mga cowboy, kaya pala wala tayong smoke detector, no? Fire alarm lang, tapos bell. Kasi ang andito lang kasi na apartment, kapag nagtitrigil ng malaking trouble, saka lang nila ipupush yung button. Parang ganun lang, parang ma-alert lang yung mga nangungupahan ba na, uy, meron tayong ano,
evacuate nga gagawin dahil may nag-alarm doon. No, tumunog na alarm. Ibig sabihin nun, mag-evacuate sila, lalabas na lahat. Ganun lang yun, walang smoke detector. Kaya kung mayroong smoke detector, maglalagay tayo ng FAC o fire alarm conventional panel. O di kaya yun, mayroon dalawang klaseng panel, yung addresses and yung conventional. Sa conventional, meron tayo dong zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Meron din tayo dong sounder 1, sounder 2. So, mga kaboy, tap natin yung bell, tapos energize natin. Dito sa bell, mga kaboy, gaya nga nang sabi ko kanina, no? Kahit magkabaliktaran tayo, walang polarity. Yung pula, pwede dito, pwede rin sa kabila. Yan. Kasi non-polar yung ating wiring dito. Ibig sabihin, kahit magkabaliktaran sila, huwag lang magpang-abot. Huwag mong siyang ganun, short yun. So talagang magkahiwalay lang sila lagi. Yun yung ating AC, alternating current. So tap na natin, mga kaboy. Maliit at mahaba kasi para hindi sila magdugtong pag mag-splicing. Tapos tago natin dyan. Tara. Yan, tapos na. Nakatago na siya. Hindi na ganong maraming tingnan. Yung ginamit na wire natin, yung royal cord yan. Kaya pala hindi nakamolding yan eh, kasi yun ang may sabi. Yun ang sabi mo siya. Yun ang sabi na may-ari dito. Yun lang daw. Kaya nilagay na natin na expose. Hindi rin impid kasi yun din yung nasabi. Sumunod lang tayo. Mga kaboy, energize na natin. Kailangan off yung breaker, mga kaboy, dahil dito natin nalagay load side. Temporarily lang muna, mga kaboy, ang wire na ito. Hindi pa final to. Maglalagay tayo ng breaker ng ating ito ginawa natin yung solution na fire alarm system. Ngayon, i-dito mo lang muna tayo para matingnan natin kung gumagana na yung solution natin. Tara! For safety purposes lang talaga off natin yung breaker, no? Kaya hindi tayo maapiktahan. So ayan, mga kaboy, nakabit na. Dito ko, energize na siya. Itong black and red, no? Red and black. Pwede magkabaliktad rin dyan dito sa ating breaker. Pero yung wala polarity. Ulit-ulit nyo sabihin, kapag easy yung trabaho natin, kapag alternating current, walang polarity. Kahit magkabaliktaran. Huwag lang magpang-abot, walang forever, walang magkikita, walang walang kitaan yung ating wiring. Dapat hiwalay sila agad. Palagi, agad. So yun, energize na natin, mga kaboy, pero takpan ko muna, hali. Yan, may takip na. So energize, on. Yan, naka-on na tayo. Tingnan natin. Ano ba yan? Ating bell. Tingnan natin kung tutunog na ba yan. Actual footage to ng ating pag-i-install lab. Open natin muna para madali nating ma-receive kapag meron siyang trouble o something di tama. So, click natin. Push natin na. Tunog yung bell. At umiilaw siya dito. Malakas yung tunog, mga kaboy. Yung isa na wala pa namang push button, ito. Pwede natin siya i-direct. Tingnan natin kung tutunog rin yung bell. Ito, pwede natin ito i-direct. Ito yung buhay niya. Yung pula, tapos ito yung traveler, yung black. Kasi ito yung nasa bell, ito yung nasa line 1. Naka-jumper lang siya sa isang push button. So, i-splice natin yan. Yan, testing natin. Testing natin, mga kaboy. Tinanggal ko na yung insulator. Ito yung buhay. Ito yung buhay. Traveler, connect natin. Na niya. So, yun yung ating solution, mga kaboy. Wala tayong push button lang dito. Yun lang yung kulang. Pero Monday, darating daw yun. So, yun is Saturday. So, yan. Tapos na ang ating solution ng ating fire alarm. Fire alarm, push button, and bell insulation. So, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa video ito, pagpanood ng video ito. Don't forget to subscribe my channel and click the bell para update ka sa mga ganito pang mga gawain sa mga soon pang mga kaalaman na idadagdag na ipahiram sa itaas at tuturo ko sa inyo. Maraming salamat again and peace. Hanggang dito na lang.